Makita, posibleng tumaas pa ang presyo ng isda kasunod ng utos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na bawal lang magbenta ng pig salmon at imported na pampano sa mga palengke. Ayon sa mga nagtitinda sa Quinta Market sa Quiapo, Maynila, kokoonti kasi ang supply ng isda kaya posibleng maepekto ito sa presyuhan. Pero sa ngayon, wala pang pagbabago sa presyo. Matumal din ali lang nagbenta dahil ang benta dahil nag-iipon pa umano ang mga tao ng pera sa Pasko. Umaasa silang lalakas ang bentahan pagpasok ng Disyembre. Pwedeng magkaroon ng pagbabago kung sakaling bawal na talaga. Pwede rin namang wala. Pero kung sakaling bawal na talaga, sigurado magbabago yung presyo niyan. Pwedeng tumaas. Tataas yun. Tataas po talaga yan. Kasi pinagbabawal sa mga palengke. Ilan-ilan lang mga pwede makapagtinda niyan eh. Siyempre, tataas po talaga presyo ng isda. Nagpaliwanag naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasunod ng anunsyong ipagbabawal ng pagbebenta ng imported na salmon at isdang pampano sa mga palengke at supermarket. Sinabi sa teleradyo ni BFAR Chief Information Officer Nazario Briguera na nakasaad sa Fisheries Administrative Order No. 259 na maaari lang mag-angkat at magbenta ng mga imported na isda sa mga palengke kapag panahon ng closed fishing season at kulang ang supply ng isda. Sa ilalim naman ng Fisheries Administrative Order No. 195, pinapayagan ang pag-aangkat ng imported na isda pero para lang sa mga institutional buyers tulad ng mga restaurant. Hinala ng BFAR, mga imported ang naglalabas sa mga palengke ng inaangkat na mga isda dahil sa iginagawad sa kanilang Certificate of Necessity to Import. Hinimok din ni Briguera ang mga tindero at consumer na tangkilikin ang lokal na produksyon ng isda bilang suporta na rin sa mga lokal na mangingisda. Kailangan po ma-regulate natin yung importation. Kasi unang-una po, kapag hindi ito regulated, ibig sabihin, hindi na natin nakokontrol yung dumadagsang mga imported fish sa market, maaari po ito manghalugan ng kompetisyon dito sa ating local production. So ayaw po natin mangyari yon sapagkat ang malalagay po sa alanganin dito sa disadvantaged part ay yung ating mga local fisher folk. So ayaw po natin mangyari yon na nakukumpetensya po yung local production ng imported products.